So, tingnan nyo mga kakitchen, kung ano yung texture niya sa loob. Ayan. Buksan natin. Look. Wow. Grabe. Ang bango niya, tapos ang lambot niya. Mmm. Sakto yung tamis, ang creamy, at ang linamnam. Grabe. You must try this talaga. Mmm. Annyeonghaseyo mga ka-kitchen! Happy Saturday po sa ating lahat dito sa bansang Korea at lalong-lalo na dyan sa atin sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa na nagko-comment at nanonood sa Fred's Kitchen. Maraming salamat po. So ngayong Sabado, may isang ibabahagi ako na recipe na madalas ko makita sa mga comments since pinalabas to sa food review ng Family Park kay Ma'am Jobeline Park. Salamat din po sa mga nag-subscribe na mga ka-parkers natin. Ito na, gagawin ko na ang isa sa nire-request nyo. Walang iba kundi ang creamy macaroons. So, ito. May mga nagawa na ako dito na mga orders. So, yung mga orders na to is dito lang sa lugar namin. So, yung mga nagme-message dun sa page ko at nag-order for shipping or tech bed dito sa Korea. Sorry, hindi ko pa po ma-accommodate lahat kasi hindi ko po mapagsabay yung work at saka itong pagbe-bake. Usually, nagbe-bake ako pag weekend, lalo na pag ganitong Saturday and Sunday, rest day yon. So, soon po, ayusin ko yung time para mapagbigyan din po lahat at nang matikman niya rin po. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, ibabahagi ko itong recipe na to na para sa akin at kung mapapanood nyo, madali lang siya, simple yung mga ingredients. Pero yung itong recipe na to compare sa ibang recipe ng macaroons, masasabi ko creamy siya kaya binabalik-balikan ng ating mga kababayan dito, pati mga Koreans gusto to. Kasi ito yung timpla na hindi masyadong matamis, hindi nakakaumay at sakto lang. So mamaya din ipapakita ko sa inyo yung mga binikong pastries at mga kakanin kapag tinikman na natin yung ibibake natin na creamy macaroons. So mga ka-kitchen, panoorin nyo to dahil kapag ginawa nyo to, lalo na sa iba't ibang bansa or sa Pilipinas, pwedeng-pwedeng gawing business. Ito yung pagkain na pwedeng dessert, pwedeng merienda, at higit sa lahat, proud Filipino recipe. Dahil ito ang Pinoy Creamy Macaroons ng Fred's Kitchen TV. Tara na, gawin na natin. Huwag na nating patagalin pa. So mga ka-kitchen, narito na ang kakailanganin nating ingredients para sa ating Pinoy Creamy Macaroons. Una, kailangan natin ng 2 cups and 1/4 cup of desiccated coconut. Gumagamit ako dito ng extra fine desiccated coconut. So, ganito po siya. And then, gagamit din tayo dito ng 1.5 cup of all-purpose flour, 2 whole eggs, kailangan natin ng 1/3 cup ng ating unsalted or room temperature butter. Kailangan natin ng 1/4 cup ng ating Nestle cream. So, ito yung isa sa aking sekreto dito. Nagbibigay ng creamy taste at syempre linamnam. Kailangan natin ng 1/3 cup of sugar, granulated sugar or 45 grams. Kailangan natin ng isang lata ng condensed milk. I'm using Alaska. And then, kailangan natin ng 1/4 teaspoon ng baking powder and 1/4 teaspoon ng salt. Gagamit din tayo dito ng banana extract or essence, pero gagamit lang tayo ng konting amount, 1/4 teaspoon. At syempre, ang ating hand mixer, ang ating mixing bowl. At syempre, gagamit din ako dito ng piping bag or ng pang-pipe sa ating cake. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit. At syempre, ang ating macaroons molder or baking pan. Habang gagawin natin ang ating procedure ng ating creamy Pinoy macaroons, i-preheat na rin natin ang ating oven ng 180 degrees Celsius. So, nakaset na siya ng 180 degrees Celsius. At mamaya, i-bake na natin dito habang pinapainit natin ito.
So, tara na. Simulan na natin ang procedure ng ating creamy macaroons. Una, ilagay natin ang ating room temperature or ng ating 1/3 cup ng butter. So, gumagamit ako, sabi ko kanina, ng unsalted. Kaya tayo merong kasamang salt. Pero kung gagamit kayo ng salted, you don't need to put salt. Yung 1/4 teaspoon ng salt, wag na. And then, i-mix lang natin ito. Ayan. So, i-mix lang natin siya ng i-mix. And then, ilagay natin gradually ang ating sugar, ang ating 1/3 cup or 45 grams ng sugar. So, once na ganito na yung texture ng ating sugar at ng butter, ilagay na natin dito yung ating 2 whole eggs. Ingatan nating malaglagan ng shell. Usually ako, kapag naglalagay ako ng egg, lalo na pag maramihang volume yung gawa ko, kinakrack ko muna siya sa isang lalagyan bago ko isalin. Pero dahil ngayon, isang mixture lang to, pwede nang ganito. So, i-mix natin siya ulit. Followed by yung ating yung aking secret ingredients na hindi na secret ngayon, ang 1/4 cup ng ating Nestle cream. Actually, itong mga ingredients na to, lalo na kapag galing ng Pilipinas, napaka-expensive dito sa Korea. Kaya lang, syempre, kapag gumamit ka talaga ng produktong Pinas at gagawa ka ng Filipino delicacies, talagang masarap siya. Iba yung lasa. So, i-mix na nga natin ulit. Yan. So, nailagay na natin yung ating Nestle cream. Ilagay na natin yung ating one half cup ng all-purpose flour. Followed by 1/4 teaspoon of baking powder. And 1/4 teaspoon of salt. Sabi ko sa inyo, kaya naglagay ako ng salt ha, kasi unsalted butter yung gamit ko. Pero kung hindi naman, okay lang. So, haluin lang natin. Kapag medyo humalo na siya, pwede na nating i-add yung ating condensed milk. Kaya usually, hinahalo ko yung condensed milk. Gusto ko kasi in between yung ating all-purpose flour, kasi maglalagay pa tayo mamaya ng ating desiccated coconut. So, ilagay lang natin ang ating 1 can ng ating Alaska. Alam nyo, yung recipe na to, nung ginawa ko to, nakailang trial ako, kasi gusto kong ma-achieve yung lasa ng macaroons na hindi siya nakakaumay sa sobrang tamis, kasi minsan, di ba, kahit saan namang bagay, pag sobrang tamis na, nakakaumay na, pag sobrang sweet na, ano daw? Mahugot na naman ako eh. Anyway, ayan, so, simutin lang natin yung ating Alaska. Di ba? 1/3 cup or 45 grams lang ng sugar yung nilalagay ko. Kung mapapansin nyo, may mga ibang recipe na to na mas maraming amount ng sugar. Ayoko kasi yung ganun talaga na sobrang tamis. Ito sakto lang. So, ayan. Pag nalagay na natin yung ating Alaska or yung ating condensed milk, haluin lang natin siya ulit. Ayan. Dami tayo ng spatula para maano natin yung gilid, para magpantay yung ating pagmimix, di ba? Napakadali lang, paghahalu-haluin mo lang siya, and then hindi siya gaya talaga nung pag nagbika ng mga tinapay, kailangan mo pang paalsahin, ipuproof mo yung yeast. Itong macaroons, napakadaling gawin, napakasimple. Pero dapat, tamang sukat at procedure pa rin. So, ilagay na natin yung ating desiccated coconut na 1/2 and 1/4 cup. Okay? Konti lang muna. And then, i-mix natin.
ganun lang siya kadali. So, scrape ulit natin yung gilid. And then, i-mix pa natin ng konti. Ayan. Iuhuli natin yung ating vanilla extract. Inuulit ko, konti lang yung ilalagay natin na amount, 1/4 lang, kasi ayaw natin mag-overpower yung, minsan kasi yung vanilla talagang, minsan kapag naparami ka, ako kasi preferred ko pag ganito, lalo na yung gusto mong malasahan yung creaminess ng binibake mo, konting amount lang. Ayan. Kung gusto niyo namang lagyan ng twist or kakaibang flavor, you can also make ube creamy macaroons. Maglalagay ka lang sa isang mixture ng 1 to 2 teaspoon ng ating ube extract or ube flavoring. So ayan, mga ka-kitchen. Kung mapapansin niyo, ayan na, papakita ko sa inyo yung texture ng butter na kailangan. Ganito yung kalabasan, ha? Ganito dapat. Hindi siya sobrang labnaw, hindi siya sobrang lapot, yung sakto lang. So, ipapakita ko naman sa inyo yung tamang paraan kung paano natin ito mailalagay sa ating mga baking cup na pang macaroons ng hindi katapon or hindi mahirap gawin. Using this piping bag or yung plastic na pinakita ko sa inyo kanina. So, ito na mga ka-kitchen. Ipapipe na natin ang ating macaroon butter. At eto nga pala, gumagamit ako ng baking cup na ganito kalaki. So, hindi ko masabi yung size, pero usually naman, standard lang pang macaroons. So, i-search nyo lang kung nasa Pilipinas kayo for macaroons, lalabas naman. So, I'm using this baking pan na 24 yields yung magagawa sa isang bake. Okay? Tuturo ko naman sa inyo ngayon yung aking procedure ng paglalagay ng ating macaroons dito. So, ito isa to sa ginagawa ko para mas mapadali at matansya ko yung dami. So, using this piping bag, gupitin natin yung dulo. So, mga saktong butas lang para hindi masyadong marami agad yung malagay at matansya nyo yung dami ng butter na ilalagay nyo sa isang baking cup. And then, lagay natin siya dito. Pwede kayong gumamit ng baso kung maliit lang yung piping bag nyo. And then, maglagay tayo ng ating macaroon butter dito. Okay? And then, ito na. Ipapakita ko na sa inyo. So, nalagay na natin siya dito. Ayan. So, ganito yung paglalagay. So, huwag niyong masyadong pupunuin kasi naglagay tayo ng konting amount ng baking powder. Pero hindi naman siya alsa ng sobra. So, maglagay tayo ng mga ganito karami. Ayan. Pare-pareho lang. So, malalaman mo naman yung dami, nakadepende sa pagpiga mo, matatantya mo. So, yan. Hindi naman lahat talaga mapaperfect mo na pantay-pantay, pero most of them, talagang uniform naman yung dami. So, yan. Isasalang na natin siya. I-bake na natin siya sa ating preheated oven ng 180 degrees Celsius for 18 minutes. So, ito na. At mamaya, i-check natin at matitikman na natin ang ating creamy macaroons ng Bird's Kitchen. So, antay tayo mamaya. Oops, mga ka-kitchen. Tignan nyo, umalsa na ang ating creamy macaroons. So, antay na lang tayo mga 10 minutes more, and then luto na siya. Look,
Mga ka-kitchen, ready na ang ating creamy macaroons. So, hanguin na natin. So, ayun na nga. Napakita ko na sa inyo kung paano gawin. Napakasimple at napakasarap. So, eto na ang ating special creamy macarons ng Pearl's Kitchen TV. So, ganito ko siya ibenta. Pinapack ko siya dito sa Korea into 22 pieces by pack for 10,000 Korean won. So, sa pera natin, 420 pesos. Okay? So, dahil napakamahal din ng mga ingredients from Philippines na ginagamit ko, so I think reasonable naman yung price at talagang gustong gusto ng mga bumibili nito. So, ayun. Try na natin, okay, yung ating creamy macaroons. Kung mapapansin niyo yung texture niya, di ba? Yung umbok niya na yan. Ayan. Pag binalatan natin, madali siyang balatan. Ayan. And then, ang bango. Tapos, pag binuksan mo siya, alam mo yung ibabaw niya, nandun yung lasa, parang umaakyat yung lasa ng condensed milk tsaka ng butter. And then, pag kinain mo, medyo crunchy. Malalasahan mo talaga yung lasa ng milk, ng butter. Ang creamy niya. Lalo na, alam niyo mga ka-kitchen, most of my customer or client na bumibili nito, minsan inaabot toto ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, okay lang. Hindi nasisira kasi mas tumatagal, mas nanunuot yung sarap. Kasi mas nagiging moist at talagang lumalabas yung lasa ng mga ng gatas dito sa macaroons. Ngayon, kapag kinain mo siya, alam mo yung desiccated coconut, 'di ba? Pag kumakain tayo ng niyog, 'di ba? Parang may nakakagat-gagat tayo na parang nasasapal. Ito hindi, dahil extra fine yung gamit natin. Pumapasok yung lasa ng milk, ng Nestle cream, ng butter dun sa desiccated coconut. Kaya masarap talaga at the same time, hindi siya masyadong matamis. So, sa mga ka-kitchen natin na gusto mag-try nito sa mga bahay ninyo or gusto nyong gawing business, sulit na sulit. Alam nyo, ayoko masyadong maparami kasi nag-iiwas talaga ako sa matatamis. So, isa pa. Dahil ako minsan, kapag nagbibake ako, lalo na kapag sobrang dami kong ginagawa nito, minsan gumagawa ako nito ng siguro mga 30 packs ng ganito times 22 pieces. Imagine. Kaya lang, pag ako yung gumagawa, ang tendency, nauumay ako, yung parang, alam mo na, pag tayo yung nagluluto, di ba, makaka-relate dyan yung mga nagluluto sa mga bahay nila. Once na tayo yung nagluto, hindi tayo ganun ka-appetite or kaganang kumain kasi parang tayo na yung gumawa, mas masarap pa rin yung kakain tayo na iba yung gumawa, yung wala kang hirap. Anyway, isa pa ha, pagbigyan niya na ako. Minsan lang naman ako kumain ng macaroons, talagang, sa ganito, siguro dahil gumawa ako ng content, shinare ko sa inyo yung recipe, papakita ko talaga sa inyo na na-miss ko talaga to kahit ang dami-dami dito sa bahay. So, na naririnig nyo dito sa mic ko yung crunchiness, lalo na pag bagong luto. Makakarami ka. Yung iba nga daw, isang upuan lang, nauubos eh. Pag hindi nila kinontrol, hindi nila matitipid. Papakita ko din sa inyo yung mga binake ko ngayong araw ng mga iba-ibang kakanin and may order din ako na cake pero nasa ref na. Ayoko nang buksan. Pakita ko na lang yung picture dito. Ayan. And then, pakita ko sa inyo yung iba pang binake ko ngayon. Ha? Tignan natin. So, ngayong araw, nag-bake ako. Actually, yung mga binibake ko, pre-order na dito sa lugar namin. So, meron ako ditong motor. Minomotor ko lang habang magdi-deliver. And then, nakakatuwa lang kasi yung mga kababayan natin dito, hindi sila nananawa sa Ford's Kitchen. So, ngayon, gumawa ako dito. Ang mga ginawa ko lang, iyan, gumawa ako ng macaroons. Yung iba na pick up na. So, eto, gumawa ako ng siguro naka 16 packs ako ng macaroons. And then, gumawa ako ng special puto keso. Ito, nakalagay na to sa aking content, ha. So, sa mga gustong gumawa, try nyo. Napakasarap at napakalambot and creamy din siya. And then, ito,
Dadaling ko sa birthday mamayang gabi. And then, happy birthday kay Warren. Ito, nagpagawa din yan ang meal loves ni Yuan. Ayan. So, ito yung cake topper. Ako din yung gumagawa nito. Actually, may printer ako dito. Ako din yung gumagawa ng mga cake topper. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, ayan. Ako yung nagli-layout. Ako yung nagde-design. Gumagawa din ako ng mga picture frames. And then, ito mga puto, short order, 12 pieces per pack. And then, gumawa din ako ng ito. Ito kasi, hindi pamilya rin iba dito eh. Pero sa amin sa Bulacan, gumawa ako dito ng bibingkang malagkit na meron coconut and sugar na toppings. Pero binake ko siya. Traditionally, ginagawa to sa ibabaw ng may uling sa ibabaw or may baga. Pero ako, I usually cook the toppings sa oven lang. Pero nilalagyan ko siya ng dahon ng saging sa ilalim. Kaya, mas mapifeel pa rin natin yung lasa ng kakanina to na parang niluto siya sa baga. And then, gumawa ako ng creamy cassava cake. Nagustuhan din to ng mga Koreans. Yan. Shoutout din ha kila Miss Jobilyn Park. Yan, kay Kuya at saka kay Mr. Park. So, yun. Nagustuhan nila yung cassava, yung macaroons. And then, halos lahat, sobrang thankful dun sa review na ginawa nyo. At salamat din sa pag-share. Ang daming mga ka-parkers na nag-subscribe at talagang nanonood sa mga cooking vlogs ko. Maraming maraming salamat. So, hindi ko na patatagalin yung video na to. Na-share ko na sa inyo yung isa sa mga top seller or top 1 ko talaga na recipe dito na natitikman ng ating mga kababayan. Maraming maraming salamat for always watching sa mga kaibigan ko, sa mga nagme-message, sa mga comments na nakakataba at nakakawala ng pagod. Magpo-provide pa ako or gagawa pa ako ng maraming content ng mga cooking videos na alam kong kayang-kaya niyong gayahin dahil lahat naman tayo may talent sa pagluluto. Kagaya ko, hindi naman ako chef. Mahilig lang magluto, okay? Makikilala niyo din ako soon, all about me, my personal life, kung ano yung buhay ko dito. And then, ayun lang muna. So, goodbye mga ka-kitchen. See you sa susunod na video. Don't forget to like, share, and subscribe to Ferd's Kitchen TV. Maraming maraming salamat. Bye-bye!